Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and my video for today is about jaundice o paninilaw ni Bibi. So hello sa mga mommy out there, especially sa mga first time mom. I-share ko lang ang aking experience about sa paninilaw ni Bibi kasi na-experience ko yun nung isilang ko si Bibi na naninilaw siya. So i-share ko lang sa inyo guys. Para mag-start sa story ko guys, gusto ko lang po muna i-kwento yung about kung bakit naninilaw si baby. Based lang po sa explanation ng doktor sa amin nung na-admit na kami sa hospital. So, yun lang din yung aking i-try explain sa inyo. Explanation, sakto talaga na explanation ni Doc. So, yung ano ko lang, yung naintindihan ko lang doon sa explanation niya. Yung jaundice daw kasi, or yung paninilaw ni baby is dahil sa mataas yung bilirubin level ni baby. So, ang bilirubin, isa siyang yellow na dumadaloy din sa dugo ni baby, papunta siya niyang atay. So, yung atay niya ang magpo-process or tutunaw dun sa bilirubin na yun para mailabas sa katawan ni baby sa pamamagitan ng sa pagtai or sa ihi. So, mahahalo dapat dun yung yellow na yun, yung tinatawag na bilirubin. So, since na newborn pa si baby, hindi pa ganun ka-develop talaga yung atay niya. So, hindi pa kaya ng atay niya para i-process yung bilirubin na yun para mailabas sa katawan. Kaya yun yung dahilan na kung bakit nag-yellowish ang skin ni Bibi or yung mata niya. Kasi sa Bibi ko is mata eh. Mata yung una kong napansin. Sa skin niya is, hindi ko masyadong napansin yun kasi nag-red. Kasi si Bibi reddish yung nung newborn. So, pero makikita naman na parang yellow din siya. Pero pag sa personal kasi parang hindi siya talaga klaro na yellow. So, kailangan pa i-freeze yung ano niya. So, laging ginagawa ng doktor, pinipreeze niya dito. Kung nandyan pa yung yellowish or dito, pinipreeze ganyan. Yan makikita pagka yellowish si baby pag ipipreeze yung skin. So, yun yung dahilan ng ano, yung kung bakit nag-yellowish dahil dun sa mataas ang level ng bilirubin. So, sa kwento naman namin ni baby, since nung pinanganak ko siya, mga mamis, makikita ko na yung mata niya na parang nag-yellowish. Pero hindi naman siya ano, kasi newborn pa siya noon eh. Kaya tinitingnan ko lang. So, hindi ako nagsabi sa doktor hanggang sa nakauwi na kami kasi 1.5 day lang kami doon sa hospital eh. So, uwi na kami, lagi ako nakatingin sa mata niya. Sabi ko parang iba talaga yung mata niya, parang hindi masyadong maputi. So, yun. After mga 2 days, doon parang nag-yellow na talaga siya. 2 days, hanggang nag 3 days, 4 days, yellow na talaga yung mata niya. So, kinakabahan man ako, kaya lang ang kinausap namin yung doktor sa Pilipinas kasi may follow-up check-up kami after 1 week. Follow-up check-up sa hospital. So, hindi kami nagpunta muna ng hospital. So, magtanong-tanong lang kami sa ano, yung kakilalang doktor sa Pilipinas. So, yun yung ano, in-advise sa amin. Paarawan si baby every morning. 6:30 to 7:30 and then sa afternoon pwede rin yung hindi na masyadong masakit yung araw. So, kaya lang, malas lang kami nun, guys, kasi nung pag-uwi namin galing sa hospital is wala talagang araw, laging umuulan. So, may nagkaroon lang ng araw, mga 2 days lang yata yun. So, hindi namin nabibilad si baby sa araw. So, wala, inantay lang namin na check up, namin, follow-up check up. So, yun nga yung concern namin, medyo nag-yellowish si baby, so tinitignan ni Doc. Ngayon, chine-check, pinapalaboratory yung dugo niya. Sabi na, pinalaboratory. So, yung hemoglobin niya is medyo mataas. Konti lang naman, pero sabi ng doktor, hindi daw masyadong okay. Pero, kaya, pina-admit na kami ni Doc. And, sa bilirubin naman, hindi matest kasi hindi available yung bilirubin nila nung time na yun sa hospital dito. I-refer kami ng doktor na yun doon sa public hospital na malaking hospital dito na meron yung bilirubin test. Hindi lang bilirubin ang tinetest guys, gusto din ng doktor na ma-phototherapy si baby kasi yan lang daw yung way na mas mapabilis yung mawawala yung pag-yellow kasi nag-yellow na rin yung skin ni baby. And then 9 days old na siya nung time na yun, so gusto ng doktor na agapan yung pag-yellowish niya. Kaya nire-refer niya kami dun sa hospital na public kasi yun nandun yung phototherapy and sa itis na rin yung bilirubin level ni baby. So ayun, wala kami nagawa, na-admit kami. So pagdating doon, mga nurse, ini-interview kami kung
kumusta ba daw yung breastfeed. So, kasi kailangan talaga yung breastfeed na nung time na yun pag nag-yellow yung baby kasi para maitae daw niya yung maiihi or maitae niya yung bilirubin na yun. Kailangan ng breastfeed. So, ako naman yes kasi binibreastfeed ko naman talaga siya lagi. Kaya lang minsan naiyak siya. So, yun pala, hindi ako marunong magsak ng mabuti sa lili. So, tinuruan pa ako ng nurse dude. So, doon pa ako natuto kung paano talaga magsak yung tamang pagsak ng pagpapalili ng baby. So, pag tumutunog daw kasi sumisip-sip si baby pag may tunog. Hindi yun tama ang pagkasak ni baby, hindi siya nagsak ng mabuti. So, ang ayos talaga na pagsak kay baby is yung walang tunog, yung nasip-sip talaga niya yung nipple mo sa pagsak kay baby. So, yun, tinuruan ako doon. And then, naging okay yun. And then, Friday kami dumating doon sa hospital. And kinagabihan, nagpototherapy na si baby. 4 hours. 4 hours, painitan siya. 4 hours din yung pahinga. So, overnight yun. Kinabukasan, kinuhanan siya ng dugo. And, tinesting yung bilirubin level niya kung ilan. So, yung result is 240. Mataas na yun guys, sabi ng doktor, mataas daw yun. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng 240 o ano, basta sabi din ng doktor na ang normal is 220. So yun yung sinabi, so medyo mataas nga siya, 240. So nag-stay pa rin kami, so day and night nagpo-phototherapy si baby, pinapainitan siya. And kinabukasan ulit, kinuhanan siya na ulit ng dugo para ma-test yung bilirubin. So, tumaas siya. Tumaas yung bilirubin ni baby. Naging 252. So, parang hindi kami masaya, syempre. Basta ganun, parang tumataas. So, ulit, kailangan namin mag-stay. And, nakaano na si baby, guys. Actually, nakaano na rin siya. Naka-antibiotic kasi baka daw magkaroon ng infection, ganun. So, parang protection na rin sa kanya yung antibiotic na yun. Kasi, ano naman siyang infection na nakikita. Pero, binibigyan nila ng antibiotic for 7 days para protection sa infection. So, ayun. May ano siya dito, canola. And then, yun, tuloy-tuloy lang yung phototherapy every 1 hour. 1 hour pahinga, 1 hour ang phototherapy. So, kami lang dalawa ni baby doon, walang pwedeng pumasok. Kaya ako wala talaga akong tulog day and night. So nakaka-idlip lang minsan pero mahirap kasi talagang yung isip mo rin, gusto mong medyo na-stress na rin, gusto mong ma-okay na si baby, tapos nakikita mo si baby na yung lalo na pag kinukuhanan siya ng tubo. So, okay naman si baby guys, wala naman siyang, hindi naman siya iyakin, kaya lang talaga sa antukin. Pero normal naman yata sa newborn baby na maging antukin. Kaya siguro, pero sa case kasi ni baby mayroon siyang paninilaw. So, sabi ng doktor, isa sa mga symptoms yung too sleepy yung baby. So, hindi raw maganda yun na sign na talagang panay ang tulog ni baby. Kasi, magpapalili ako, makakatulog siya, tulog. Tapos, wala talagang ano. So, dapat daw at least may mga isang oras na naglalaro-laro si baby. So, wala. Si baby kasi wala eh. Pag nagising siya, pinapalili ko siya, tulog. Hindi pa siya natapos makalili, tulog na. So, hindi daw magandang sign. So, after pangatlong araw na siya guys, tuloy-tuloy ng phototherapy namin. So, pangatlong araw, kinuhanan naman siya ulit ng dugo. So, testing naman ulit yung bilirubin level niya. Doon na kami na medyo parang na kasi mas lalo pang tumaas yung bilirubin level ni baby, naging 300. So, parang sabi ko, parang wala namang kwenta yung ginagawa namin phototherapy kasi parang tumaas yung bilirubin level ni baby. But, tinitignan ko naman si baby guys, parang nag-i-improve naman siya. Sa tingin ko sa kanya, parang nag-feed yung pagka-yellowish niya. And then, parang okay naman siya, wala naman siyang parang mahina, ganyan. Okay naman siya, kaya sabi ko kay Mr. na mag-discharge na lang kami. So, yan, kinausap ang doktor. Yung doktor, kasi tinatanong namin kung bakit yun, hindi rin sila makapagbigay ng yung klarong sagot dun sa mga tanong namin. So, medyo, pero sinabi nga ng doktor na ang makikita lang daw nila is parang kulang yung breastfeed ko. So, ayan, binibigyan na lang si baby ng pambababa ng bilirubin, yung tablet. And then,
yung time na yun, chinek ni Doc personal yung baby kung pwede na bang makaano. Pero kinuha na pa rin pang 4 days, kinuha na ulit si baby ng tugo para i-test yung ano. Kasi pwede daw kung wala bang infection sa tugo, ganyan. So na talaga kaming umuwi nung time na yun, guys, yung ika 4 days kasi parang natatakot na ako at saka ayaw ko na ulit makuha ng si baby ng tugo. Parang feeling ko naman na okay na si baby. So, kaya uuwi na lang sana kami ng Pilipinas para ano, pero hindi na lang kasi basta-basta. Ang problema kasi dahil hindi basta-basta makauwi kami, lalo na ngayon na tumaas din yung case dito sa COVID. At nung time na yon parang ano na talaga kami, decided na kami na uuwi na lang kami ng Pilipinas para ma, ano, kasi parang hindi klaro dito eh. So parang pinakabahan na kami. But inaano lang kasi sa amin, ina-advise na paarawan lang sa si baby and then breastfed, extra milk. Kasi nag-extra feeding kami doon eh. Yun yung binigay sa amin, every 3 hours i-feed si baby with extra feed. So nakakuha pa nga ako ng video doon. So yun ang ginagawa namin, every 3 hours yun. Nagmamano-mano kami mag ano ng milk namin, pump. Then ibaba, i-cup lang, tapos ipapainom kay baby. So yun ang ginagawa, and then yun ang in-advise ng doktor sa amin bago kami nag-discharge. So yun, nag-oral medicine kami dito. Kulang yung antibiotic ni baby, 7 days, so 3 days. Pinakontinue yung 3 days dito. So, ang gamit namin yung syrup. And then, yun yung pampababa ng bilirubin na tablet, tapos breastfeed. Nakapag-mix pa nga ako guys kasi parang feed, hindi na kaya yung, ano, yung konti lang. Doon ko na rin na-discover na konti lang yung milk ko. So, parang hindi talaga siya enough kay baby. So, kailangan ni baby mag-tumain ng tumain, umihi ng umihi. Kasi, para mailabas yung bilirubin niya para matanggal na rin yung pag-yellowish niya. So yan guys, yung aking naging experience doon. So yung sinabi lang kasi ng doktor sa amin doon, yung nag-explain, hindi ko pala nasabi kanina, dalawang klase naman yung dalawang klase daw yung jaundice. Pwedeng normal lang sa healthy newborn baby, and pwede rin may infection si baby. Meron siyang problema sa, ay may infection sa dugo or something na may problema siya sa atay. Pero yun ay mapapatunayan lang pagka laboratory test si baby, makikita sa laboratory na may infection siya. So, since wala namang infection si baby, okay naman siya, umuwi na lang kami. And okay naman si baby guys, nung dito na kami sa bahay and pinapaarawan namin siya every morning. Pag may araw sa hapon, binibladan namin siya sa hapon, tinatanggal yung damit, talagang wala siyang dapat damit. Yung gloves, yung damit, yung diaper, yung medyas. So, tinatanggal namin yun. Tapos, binibilad, pinapaarawan siya. Yung hindi pa mainit na araw. Mga, yung pagkalabas pa lang ng araw sa morning. And then, sa afternoon, yung mga 5 or 5.30. Kasi mainit pa dito. 5, parang medyo mainit pa yung araw. May 5.30, pinapaarawan namin siya. So, yun lang guys ang ginagawa namin. So, ngayon, 6 weeks na si baby. Okay naman na siya. Yun lang ang ano, siguro guys, ang ma-share ko. So, sa mga first time, ma'am, alam ko kung anong pakiramdam pag makikita mo yung baby na may something na ganun. So, sabi naman ng doktor sa Pilipinas, yung amo ng kapatid ko is, hindi daw dapat mag-alala kasi hindi naman daw masyadong delikado pagka ganun kasi normal lang daw yun talaga sa mga bata na magkayin na pagkapanganak. Pero yun nga yung sinasabi na in-explain ng doktor namin dito guys is pwedeng may infection si baby. So, siguro pagka after 1 week na medyo ano si baby, mahina or parang mararamdaman mo na parang hindi comfortable or something na hindi dumididi, mga ganyan. Siguro yun ang time na lang kailangan niya talaga idala sa doktor. Kasi yun talaga ay may something na problema na si baby. Pero kung siguro dumididi ng dumididi si baby tapos wala, hindi naman siya naiyak or something, hindi naman siya mukhang mahina. So, okay lang siguro yun guys na i-ano na lang sabay, ibibilad na lang. Kasi kusang mawawala daw yun sa ano eh. Kusang mawawala daw yun yung pag-yellowish. Mga at least 3 weeks. So, yun ang sabi sa amin. So, yung iba naman na ano, nag-advise sa amin, pag walang araw, pwede yung ilaw na lang. Parang DIY mo. So, yun, pailawan si baby. Kasi may mga naka-experience na gano'n. Marami naka-experience na gano'n guys na nag-iilaw si baby na pinapaarawan lang, pinapailawan, gano'n. So, yun lang naman talaga ang makakatulong doon sa pag-iilawish niya para matanggal yung painitan siya.
So, yun ang gusto kong ma-share for today. I hope na may nakuha kayo ng idea. So, mga first time mom dyan, so thank you for watching. Alam ko ang manonood nito is yung mga may experience na ganito. So, I hope na may nakuha kayong konting idea. So, ang advice ko lang na check up ito para siguradong-sigurado kasi hindi natin alam kung okay pa ba yun or may problema na si baby para maagapan natin ng mas maaga. Okay. So, thank you guys for watching and see you on my next video. Bye-bye!